Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video nito? Tayo po muli itutunghay ng ating pong pagbasa para naman sa araw po ng Webes, July 18, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang kabanata po ay 11, mga talatang 28 hanggang 30. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa aklat ng simbahay taong 2024. "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko." Maaari, noong mga panahon ng ating Panginoon ay magsimula sa kanyang ministeryo, alam naman natin yung hirap na pinapasan ng kanyang mga kababayan. Sa usaping kalayaan, hindi sila malaya sapagkat may bansang sumasakop sa kanila. Sila'y alipin ng isang bansa. Sa usaping espiritual, hindi rin sila malaya sapagkat maraming ipinapapasan sa kanila ang kanilang mga leader ng relihiyon, ang kanilang mga pinuno ng relihiyon, ang mga Pariseo, saserdote, eskriba, mga Saduceo, at kahit ang mga punong bayan na nangunguna at namamahala sa kanila. Imbis sa sila ay pagaanin, bigyan ng kaginhawahan sa puso, isip at kalooban, sila'y nabibigatan. Sa usaping pananalapi, maaaring sila'y nahihirapan din sapagkat mataas ang buwis na ipinapataw sa kanila. At kung hindi man sila makabayad, ay kukuhain ang kanilang mga ari-arian, di ba? So, nung panahon na yun, nakikita ng ating Panginoon na ang kanyang mga kababayan ay mga pagal, mga hirap, nahihirapan sa buhay. Kaya ang Panginoon sa kanyang general invitation, sa kanyang paanyaya, na meron siyang iniaalok na ang kanyang pamatok ay magaan, madala, magaang dalhin, magaang pasanin. Hindi lahat ng maaari nating lapitan ay maaaring makapagbigay ng pahinga at kapayapaan ng kalooban na hinahanap natin sa tuwing nabibigatan tayo sa ating mga pasanin sa buhay. Totoo yun, di ba? Kahit nga mga kamag-anak natin, alam natin na pwedeng makatulong sapagkat nakakaangat sa buhay, maginhawa ang kanilang buhay. Ngunit may mga panahon at pagkakataon na kapag lumapit ka, hindi ka magiginhawahan. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sapagkat nasaktan ka na, sinumbatan ka pa. Dahil hindi nila ibinigay yung inaasahan mong tulong na pwedeng makapagpagaan sa iyo. Meron pa ngang sa halip na gumaan ang ating pakiramdam ay lalo pang bumibigat dahil sa halip na solusyon, ang ibigay ay dagdag na problema pa ang iyong nasumpungan. Yun ang masakit na katotohanan. Real talk yan eh. Totoo po yan sa ating panahon. Meron din namang hinahanap ang katiwasayan ng pag-iisip sa mga material na bagay katulad ng salapi, subalit sa huli ay nagumon sa pagsusugal at mas lalong naging mahirap at magulo ang buhay. Kasi may mga tao namang magaan ang kanilang pamumuhay, may kaya. Subalit sa kabila na nasila'y nasa karangian, kayamanan, kasapatan, meron pa rin kulang sa kanila eh, yung kapayapaan, yung katiwasayan, yung kapanatagan, kaya hinahanap nila doon sa mga aliwan, sa mga bisyo. Ngunit imbis na sila'y bigyan ng kaaliwan, kaligayahan, nasasadlak pa sa pagkalubog sa utang, lalong lumalaki yung kanilang suliranin. Inaanyayahan tayo ni Jesus lumapit sa kanya sapagkat batid niyang siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan at kailanman ay hindi maibibigay ng sinumang tao o ng anumang material na bagay. Totoo yun. Paniwalaan natin na tanging si Jesus lang ang makapagbibigay ng tunay na kapahingahan ng ating espiritu, kaluluwa at katawan.
Subalit nililinaw din ng Panginoon na kailangan nating pasanin ang pamatok ng kanyang pagmamahal sapagkat sa tunay na pagmamahal lamang ng Diyos natin makakayang pasanin ang bigat ng buhay. Kailangan din nating matuto sa kanyang kababaang loob sapagkat dito natin mauunawaan ang kahulugan ng kanyang mga turo at aral. Kaya nga, kung nais natin ng mapayapa at matiwasay na buhay, lumapit tayo kay Jesus at matuto sa kanyang pagmamahal at sa kanyang kababaang loob. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you God for everything.